Hello everyone! So we're here in Negros Oriental, specifically in Dumaguete City. So nandito tayo ngayon sa Kapitolyo nila. And this will be our last province for our Central Visayas trip. And ngayon marami tayong pupuntahan sa munisipalidad ng Valenza. So ang mga pupuntahan namin ay ang Colambato Falls, Forest Camp, and yung famous Sulphur Vent dito sa Negros. So samahan niyo kami sa vlog na ito. Go! Nandito kami ngayon sa Sulphur Vent. Dito yan sa Valencia, Negros Oriental. Itong spot ng Sulphur Vents ay matatagpuan lang along main road kapag pupunta ka ng Colambato Falls. At dahil nga ito ay nasa main road lang, libreng atraksyon ito at kinakailangan lang na mag-ingat sa mga dumaraang sasakyan. Hindi rin advisable na magtagal dito ang mga may sakit sa puso o hirap sa paghinga dahil na rin sa toxic na amoy ng steam na galing sa sulfur vents. Hindi kalayuan sa sulfur vents ay mararating mo ang Colambato Falls. Napakalamig ng tubig na galing sa talon at kung mapapansin nyo ang kakaibang kuling ng mga bato na mala red-orange ay dahil yan sa sulfur deposits na nasa tubig. Hindi rin gaya ng ibang falls na mahirap puntahan at kinakailangan pa ng ilang trekkings, sobrang accessible ng falls na ito. At sa entrance fee na halagang 100 ay ma-enjoy mo na ang ganda ng Colambato Falls. Hello everyone! Magandang hapon! So, nandito kami ngayon sa The Forest Camp and it's good to be back. It's my second time here. First time only. Yes po. Funny yes po. Tambay-tambay lang kami. Tinatamad kami maligo. Na-appreciate na lang namin yung nature. Kaya ayun. Ang ganda, nakakatuwa. I've been to this place twice already and it never fails to amaze me with its stunning natural beauty and serene vibes. Isa actually ito sa mga favorite nature resort na napuntahan ko with 9 cold spring swimming pools. Lahat ay sourced from natural springs or groundwater, kaya malinis at malamig. Nature lovers will surely appreciate this place, kaya I recommend staying overnight para mas masulit. Sumilo, ang ganda. Yung nasa sumilo, yung kung naisip yung isa siya. Okay, parang ba't ko yun yun? Naglakad ako. So, nandito kami ngayon sa Dumaguete Boulevard and kakatapos lang namin mag-Valencia tour. Napuntahan namin yung Colambato Falls, yung Sulphur Vent, and yung Forest Camp na binalikan ko lang dito sa Negros Oriental.
And ganyan naman, maghahanap kami ng pwede namin makainan kasi hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakapag-lunch. So, ayun. Ano kayang pwedeng makainan dito sa Dumaguete Boulevard? Ay, ito yung nakabili ng ref magnet sa Cebu. Hindi yung single lang. Ito. Ito din. Isa lang gusto ko. Sige, palabas lang. Para dito. Okay. Yung ano yung isa? Ito din ba? Partner mo na ito din. Dito naman tayo sa Keep Wondering Recommends. So after our Valencia tour ay nakita namin itong Mr. Sizzlers. They offer unlimited rice and gravy with their meals. They are nearby lang sa Rizal Boulevard sa Dumaguete City and located specifically along Siliman Avenue. And maganda dito is they are open 24/7. Ito naman ang Chopped Lechon na located lang along Hibbard Avenue sa Dumaguete City. Sobrang sulit ng almusal namin na ito dahil talagang bagong roast ang naabutan namin and for only 99 pesos with rice and drinks na. Talagang complete meal na. Hi guys, good morning! So for our today's breakfast, dito kami ngayon sa Chop along Hibbard Ave lang din. And siguro around 3 minutes na tricycle from our accommodation. So dito nag-offer sila for only 99 pesos ng lechon and drinks na. So complete meal na rin siya. Thank you, miss. Sobrang crispy ng lechon. Siguro ano, dahil nadatnan din namin siya na maaga pa, morning, 9 a.m. talagang literal na breakfast namin. Lechon, pang ASMR. Dito sa Dumaguete, and I think even sa Cebu, medyo may difference yung way ng pagkain ng lechon. Mas legit yung kanila kasi wala daw talagang SARS. Pero kasi masarap na rin talaga yung anira, yung lechon nila. Malasa na rin talaga siya. Hindi pa tayo sumakay. Flying fish po. Hi everyone! So, dito kami ngayon nag-stay sa Flying Fish. Dito yan sa kanto lang ng Hibbard Ave dito sa Dumaguete City. And itong Flying Fish Hostel is highly recommended talaga para sa mga backpackers. So, isa to sa mga napili talaga namin tuluyan before heading to If you are in search of a cozy, clean, budget-friendly, and an aesthetic place to crash, the Flying Fish Hostel Dumaguete has got your back. Whether you're a solo adventurer or a group of friends, their modern accommodations will surely make your trip unforgettable. Maraming room options na pwedeng pagpilian, depende sa preferences mo as a traveler. May dormitory-style rooms at meron ring mga private rooms. Ito ang kanilang mixed dormitory rooms. Meron good for 6, 8, and 10 packs. For only 600 pesos per person, air-conditioned na, may Wi-Fi access, locker, and shared bathrooms.
meron ring basic double room and deluxe double room. Both the room types are air-conditioned, may Wi-Fi access, and hot and cold shower. And every Friday night, may pa-acoustic sessions sa kanilang Palmitas kitchen and bar. And before heading back to Manila, nadaanan namin itong Crispy King, located nearby Silliman University and in front of Negros Oriental State University. For only 50 pesos, may fried chicken, rice, and unlimited gravy na kami. Legit sulit meal, kaya pasok ito sa budgetary travel criteria ko, and I say lifesaver.